Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Nineve, at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako nagpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lunsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lunsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sabi ng Panginoon,
Tumubo ang halaman yon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lunsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo'y magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo.
narinig natin sa Ebanghelyo ang hiling ng mga alagad. Turuan po ninyo kaming manalangin. Turuan niyo po kaming magdasal. Ito ang kanilang samo kay Jesus Nazareno. Ito rin sana ang maging hiling natin sa Kanya. Turuan tayong magdasal. Siguro sabihin ninyong iba sa inyo, Father, sanay na kami, bihasa na kami sa pagdarasal. Sa katunayan dito sa Quiapo, natitiyak ko, ang mga nagpupunta rito, sagad-sagad kung magdasal. Tuwi na kung magdasal. Nakikita ko iba sa inyo, papasok pala ng simbahan, gumagalaw na ang labi sa pagdarasal. Hindi natatapos ang paggalaw ng labi dahil punong-puno ng pagdarasal. Ngunit kailangan pa rin natin hilingin kay Jesus Nazareno, turuan tayong magdasal. Bakit? Alam niyo po, kung meron mang hindi na kailangang magdasal, yun ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Anak na siya ng Diyos. Pero bakit siya mismo nagdarasal? Kaya nga siguro, napahiling yung mga alagad, turuan nyo kaming magdasal dahil nakita nila kakaiba si Jesus Nazareno. At marahil kaya siya kakaiba ay dahil sa kanyang dasal. Kaya gusto nilang matulad kay Jesus Nazareno. Kaya akala nila ang sikreto ni Jesus Nazareno ay ang dasal. Kaya nga dito makikita natin, ano nga ba talaga ang pakay ng dasal? Dahil sabi ko nga kanina, kung meron mang hindi kailangan magdasal, yun ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Dahil anak na siya ng Diyos. Hindi na niya kailangang humiling kung tutusin sa Diyos. At dito'y pinapakita sa atin, hindi lang paghiling ang puso ng panalangin. Kaya pala si Jesus Nazareno, bagamat anak ng Diyos, laging nagdarasal dahil lagi niyang gustong ilapit ang kanyang puso sa puso ng Ama. Lagi niyang gustong ilapat ang kalooban niya sa kalooban ng Ama. Nais niyang hindi maputol ang ugnayan niya sa Ama. Yun pala ang panalangin. Ang dasal hindi lang hingi ng hingi sa Diyos. Kasi kung hingi lang sa Diyos, hindi na sana nagdasal si Jesus Nazareno. Dahil hindi na kanya kailangang humiling. Pero bakit siya nagdarasal pa rin? Dahil ang tunay na bunga ng dasal ay ang malapat ang kalooban, ang puso, ang diwa ng nagdarasal sa puso, kalooban at diwa ng nagdarasal sa dinadasalan niya sa ating Diyos. Kaya't ang tanong, nagdarasal ba talaga ako? Ang tanong din sa sarili, lumalapat ba ang puso ko sa puso ng Ama? Hindi lang sukatan sa pagdarasal, marami ba akong dinasal? Mahaba ba yung dasal ko? Lagi ba akong nagdarasal? Sinasagot ba yung dasal ko? Opo, mahalaga yung mga tanong na yon. Pero wag din natin kalimutan ng tanong, pagkatapos ko bang nagdasal, yung diwa ko, yung ugali ko, yung ginagawa ko, natutulad din ba kay Jesus Nazareno? Dahil kapag ang sagot natin ay opo, natutulad ang buhay ko sa buhay ni Jesus Nazareno, tunay akong nakapagdadasal.
Dahil kahit kilo-kilometro ang dasal natin, pero kung ang ugali natin pa rin hindi nagbabago, siguro nga natatanggap natin yung hinihingi natin, pero paglabas natin, hindi naman tayo nagiging bukas palad, hindi pa rin nabuo yung biyaya ng dasal. Sapagkat kaya tayo nagdadasal, katulad ni Jesus Nazareno, sapagkat gusto natin malapat ang kalooban ng Ama sa buhay natin. Kaya sa misang ito, patuloy tayong humiling. Huwag nating sabihing, bihasa na ako magdasal. Lagi naman ako nagdarasal. Hilingin pa rin natin kay Jesus Nazareno, turuan tayong magdasal. At ang ipinamana niya sa atin, ang Ama namin. Kung meron mang dasal na napakalapit sa puso ni Jesus Nazareno, ang Ama namin. Kaya iginagalang natin ang dasal na ito. Isinasa puso natin ang dasal na ito. Pagdasal natin, maraming tao pa ang galangin ng Ama namin. At tayo mga naniniwala, mga deboto ni Jesus Nazareno, tulungan din yung kapwa natin igalang ang dasal na ito. Sabi nga po ng mga scholar sa Biblia, kung meron tayong tiyak na sinabi ni Jesus Nazareno, alam niyo yung iba raw na mga kataga sa Ebanghelyo, sabi ng mga ibang scholar, hindi pa tayo lubos na talagang sinabi ni Jesus Nazareno. Pero kung meron daw tiyak na sinabi ni Jesus Nazareno, ang isa dito ay ang Ama namin. Kaya sana gaya ng unang hiling sa Ama namin, sambahin ang ngalan mo, igalang ang ngalan mo, gawing banal ang dasal mo sa salita at sa gawa. Tunay nating pahalagahan ang pananalangin, lalo na ng Ama namin. Sapagkat ang tunay na nagdadasal, hindi lang humihiling, kung hindi nilalapat ang kanyang puso sa puso ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso.
Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Amang nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa'yo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo yung mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang natin ngayong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng leminister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa po at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po rito ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Tayo ay nagdarasal hindi lamang para humiling sa Diyos. Tayo ay nagdarasal para lalong malapat at magtugma ang ating puso at buhay sa kalooban ng Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag
na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto San Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,